Hello guys! Good evening! Today is October 2, 2019 and welcome to my channel, it's Alencass. And today's video ay pumunta naman tayo sa ating pamilya ko na palabas sa ABS-CBN. And before that, please don't forget to like and subscribe my channel and please click the bell button para ma-notify kayo on my next video. And without further ado, let's start! So, di ba kahapon guys ay nag-aaway sina Peachy at Lemon dahil nga ginalaw ni Peachy yung cellphone ni Lemon dahil gusto niyang malaman kung sino ang nag-text sa kanya. At yun nga, at nagkakasakitan pa silang dalawa. At buti na lang dumating yung kanyang mga kapatid na lalaki at inawat silang dalawa. And then, pinayuhan naman ni Berry si Lemon about sa hindi dapat mag-aaway silang magkakapatid dahil dapat nagtutulungan. And then doon naman si Chico naman at si Peachy ay ganun din, pinapayuhan naman ni Chico yung si Peachy na dapat hindi niya pinakailaman yung cellphone ni Lemon para walang away. At nag-explain lang naman si Peachy na ginawa lang daw niya para hindi daw mapunta sa kagaya niya, hindi mabiktima sa mga masasama si Lemon. And then sina Ferna naman at Luz ay nag-uusap tungkol sa pag-aaway ni na Peachy at Lemon. At sabi ni Luz na siguro kailangan niyang mag-resign sa trabaho dahil hindi niya mababantayan yung kanyang mga anak. Dahil nga yung pag-aaway nila ay kung nandyan daw siya, hindi daw yun mangyayari. And then doon naman sa ospital ay dinalha ni Chico si doktora ng prutas at sabi ni doktora, buti may time ka na ngayon. And then nagsusorry si Peachy kay Lemon at ipiniliwanag niya kung bakit niya nagawa iyon. And then, hindi niya tinigilan ito hanggang hindi siya napatawad nito. At ayun, naging okay na sila, bati na silang dalawa. At nag-resign, at nag-file na ng resignation letter si Luz doon sa Prestige. Binigay niya iyon kay Loida. At naghingi siya ng paintulot kay Loida dahil nga sa pangyayari na napabayaan na daw niya ang kanyang mga anak, ang kanyang pamilya doon sa bahay, kaya nakadecide siya na mag-resign. At ibinigay din naman niya ang application ni Berry para sa pagiging driver ni Loida, pagiging driver para kay Loida. At tiningnan niya yung resume ni Berry. And then sabi naman ni Manang before gusto papasukin ang asawa sa kanyang company. Sabi ni Manang yung balik pinagkakatiwalaan ni Loida doon sa bahay nila. Ngayon naman ay ang anak na naman ni Luz. So, sabi niya, talo ka. Sabi ni Manang sa kanya. And then sa pagkainan naman, masayang kumakain ang Mabunga family. At nagdala ng pansit at barbecue si Chico dahil siya ay na-promote bilang assistant manager. Assistant manager na pala si Chico guys sa kanilang kumpanya. And then sa prutas na naman, merong mga prutas na hindi mabenta doon sa negosyo ni Fernan. So sabi naman ni Chico, hindi na daw sila bibili ng mga prutas na hindi mabenta. Dahil bawal daw malugi dahil nga magre-resign na nga daw si Do sa work nito. And then, hiningan si Luz ng payo ng kanilang head about sa pag-invest ng bahay. And then, nagbigay naman siya ng magandang paliwanag at na-convince naman si yung kanilang head at na-appreciate niya yung answer niya. And then, tinext ni Chico si Berry na huwag kalimutan ang interview doon sa company niya dahil nga pa-applyin siya ng work doon sa company nina ni Chico. Ngunit na pag-isip-isip ni Berry na
tawagan yung prestige company kung saan nagtatrabaho yung nanay niya doon sa kay Lloyda. At doon siya nag-commit or nag-confirm ng interview or ng appointment. So hindi siya nag-confirm doon kay Chico. Ewan ko sa kanya kung bakit. And then sa mga magkakaibigan naman na sina Chico at yung dalawa pa nilang kaibigan at kasali na doon si Betty, ay napag-usapan nila yung tungkol sa pagdi-date ni na doktora at ni Chico. At nagkakatuwaan pa nga sila na mag-kiss sa harap ng dalawang magkakaibigan pero hindi itinuloy. At sa prestige company naman doon kay Luz ay kinongratulate si Luz dahil nga magaling daw mag-answer at mag-sales talk si Luz. So bigyan daw nila ng pagkakataon na maging sales agent sa kanilang company dahil at inexplain ni Mabunga kung ano ang mga inexplain ni Lloyda kung ano ang mga benefits na makukuha ni Luz sa pagiging salesman dahil malaki yung mga ano dito yung matatanggap na pera dahil nga at malaking tulong ito para sa kaniyang pamilya. Kaya parang na-amaze si Luz sa mga benefits na posibleng matatanggap niya kung kaniyang tanggapin ito at pag-isipan daw niya yung about sa resignation niya kung itutuloy ba daw niya. At nagpasalamat naman si Luz sa pagtitiwala ni Lloyda sa kanya. And then, sabi niya ay mag-date daw sila ng kanyang husband na si Fernan. At sabi naman ni Lloyda, ang sweet naman ng husband mo. Tapos sabi niya nga, oh, sweet talaga yung aking husband kaya nagustuhan ko. At bigla na lang sumakit yung ulo ni Lloyda dahil nagsiselos ito. Dahil sa sinabi ni Luz sa kanya. At ayun, nagligpit na sina Lloyda at Luz para umalis. Haha, plano pala niya na magstay si Luz for orientation para sa kanyang bagong job opportunity. Bali, ano niya, sinasadyayan niya yun para hindi matuloy yung date ni na Luz at ni Fernan. Kaya postpone ang date nila, kaya tinawagan na lang niya si Fernan na madidelay daw yung pag-uwi niya. At si Fernan naman ay naghanda na ng mga pagkain doon at naliligo na daw siya. Ngunit, hindi matutuloy nga. At doon naman sa restaurant ay nagpa-reserve ng table si Lloyda at doon na uminom siya. Parang marami na nga yung nainom niya. Tapos, may nag-text kay Fernan, si Lloyda. At gusto sigurong makipagkita, ngunit hindi nakipagkita si Fernan sa kanya. At ayun, si Lloyda ay si Luz ay nakauwi na din. At na-surprise siya dahil dumating si Fernan at nagdala ng bulaklak. At si Lloyda naman nakamasid lang sa kanyang kotse, sa kanilang dalawa. Tapos, ayun, nakikita niya na ang sweet-sweet ng dalawa dahil nga nagkakasayahan pa sila habang binibigay ang bulaklak at nagtatawanan pa sila. Kaya nagsiselos na naman si Lloyda at parang nagagalit siya. Parang galit na galit siya. Nakita kasi lahat ni Lloyda ang ginagawa nilang dalawang mag-asawa. Nakikita nila ang kasayahan nito. At ayun, pinaharurot ang kanyang sasakyan patungo. Wala na. Doon na na-stop yung episode ngayon. So bukas abangan nyo kung sinasagasaan ba ni Lloyda yung mag-asawa. And that's all guys. Hope you enjoy my vlog for today. And please don't forget to like and subscribe. That's all. Thank you, Mom.